Pagbabasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, sinabat ay may gubasan na nasa tabi ng palasyo ni Akab, hari ng Samaria. Nagustuhan ni Akab ang ubasan, kaya't sinabi niya kay Nabat, "Ibigay mo na sa akin ang iyong ubasan at gagawin kong taniman ng gulay pagkat malapit sa aking palasyo. Papalitan ko ng mas mainam na ubasan o babayaran sa iyo." Ngunit ganito ang naging sagot ni Nabat, "Patawarin ako ng Panginoon, ngunit hindi ko po maibibigay sa inyo ang pamana sa akin ng aking mga ninuno." Umuwi si Akab na malungkot at masama ang loob dahil sa sagot ni Nabat. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi makausap at ayaw kumain. Nilapitan siya ni Reyna Jezebel at tinanong, "Ano bang sinasama ng loob mo at di ka makakain?" Sumagot ang hari, "Kinausap ko si Nabat at agad Jezreel at tinalo ko siyang papalitan o babayaran ang kanyang ubasan. Ngunit tinanggihan ako at ang sabi hindi raw niya maaaring ibigay sa akin ang kanyang ubasan." Wika sa kanya ni Jezebel, "Alika na, kumain ka, at huwag ka nang malungkot. Ireregalo ko sa iyo ang ubasan ni Nabat." Gumawa ang reyna ng ilang sulat sa ngalan ng hari. Tinataka ng pantatak ng hari at ipinadala sa mga matatanda at namumuno sa lungsod na tinitirahan ni Nabat. Ganito ang sabi niya sa sulat, "Ipag-utos ninyo ang isang pangkalahatang pag-aayuno. Patayuin ninyo si Nabat sa harapan ng karamihan. Kumuha kayo ng 2 upahang saksi na maghaharap ng ganitong sumbong laban sa kanya." Tinugayaw niya ang Diyos at ang hari. Pagkatapos, dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at batuhin hanggang mamatay. Tinupad ng matatanda at ng mga pinuno ng lungsod ang utos ni Jezebel. Ipinagutos nila ang isang pangkalahatang pag-aayuno at iniharap sa madla si Nabat. Lumabas ang 2 saksi na inupahan at siya'y pinaratangan ng ganito, "Tinugayaw ni Nabat ang Diyos at ang hari." Kaya't si Nabat ay inilabas ng lungsod at binato hanggang mamatay. Nagpasabi agad sila kay Jezebel, "Patay na po si Nabat na taga Jezreel." Pagkatanggap ng gayong balita, nagpunta si Jezebel kay Akab at sinabi rito, "Hayan, kunin mo na ang ubasang hindi mo mabili kay Nabat. Hindi na siya makatututol. Patay na siya." Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo, saka ng pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya
pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo na manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.